Problem number 3. A grade of negative 6% is followed by a grade of positive 2%. The grades intersecting at station 10,150 at elevation of 285 meters. The change of grade is limited to 0.4% in every 18 meters. Compute the following. Letter A, the length of vertical curve. Letter B, the distance of the lowest point from PVT. And C, elevation at station 10,000. Okay, so meron tayong sag curve ulit. So this is negative 6%, then positive 2%. So ito niyan is negative 6%, then ito niyan is positive 2%. So meron tayong sag curve. Okay? Ayan. So ito niyan yung PVC, PVI, and PVT. Okay? So ngayon, ano ba yung mga given? Okay, meron tayong sa intersection 10,150 at elevation na 285 meters. Ayan. Then meron tayong rate of change of grade, R. So meron tayong R na 0.4% in every, okay, every 18 meters. Okay? So ngayon, ang pinapahanap letter A, araw, yung length of vertical curve. So kung natin yung ano, sa R. R is equals to G1 plus G2 over N. Kasi wala pa tayong N times dun sa 18 meters natin para makuha natin yung L. So, N is equals to G1 na 6% plus G2 na 2% over R na 0.4%. At ang makukuha natin N is equals to 20. So, 20 times daw yung ating 18 meters. So, ang ating L is equals to 20 multiplied by 18 meters. Okay? Kaya yung ating total length ng ating vertical curve is equals to 360 meters. Okay? Letter B, the distance of the lowest point from PVT. From PVT na. Ito. So, ba't yung andito yung lowest point natin? Ayan. So, LP. Then, distance S. Distance S na lang. Ayan. So, letter B, S is equals to, gamitin natin ngayon is G2 multiplied by L over G2 plus G1. So, S is equals to G2 na 2% multiplied by L na 360 over G2 na 2% plus G1 na 6%. Kaya, ang position ng ating lowest point from PVT is equals to 90 meters. Ayan. Okay? So, letter C. Elevation daw ng station, 10,000. So, kung 10,000, pasok siya sa ano, between PVC and PVI. So, andito yung ating point na yun. 17 point A. At ang station niya is 10,000. Okay, sorry. 10,000. So, maingay yung aso naman. Ingay. Okay? So, ngayon, anong gagawin natin dyan? Okay? So, kukuha natin yung Y niya. Okay? Ito. So, kukuha natin tong Y na to. Sabi natin Y1. Ito. Kasi ang meron lang tayong elevation is ano sa PVI. So, doon manggagaling yung ating elevation. So, kukuha natin to. Ayan. Sabi natin A. Ayan. Okay? So, elevation ng PVI plus A plus Y1 para makuha yung elevation natin sa A. So, kung may Y1 tayo, kailangan natin makuha itong distance na to. So, sabi natin X1. Okay? So, kunin mo natin station ng PVC. Kasi may natin station dito eh. Okay? Then, pag nakuha natin yung station natin sa PVC, i-minus natin dun sa ating 10,000 para makuha yung X1. Pwede rin. Okay? Though, hindi na pala pwede. Ay, hindi na pala kailangan, I mean. Kasi meron pala tayong ano dito, distance dito.
then meron tayong L over 2. Tama ba? So, ang ating X1 is equals to L over 2. So, 360 over 2 minus na itong distance na to. Okay? Anong distance na to is yung 10,000, 150 minus 10,000. So, 150 pala. Meron tayong X1. Ang X1 natin is what? Ang X1 natin is 150. Wait lang. 30 meters. Yan, 30 meters yung ating distance X1. Okay? So, ngayon, kung meron tayong X1, makuha natin Y1. Okay? So, Y1 over X1 squared is equals to H over L over 2 squared. Na kung saan ang ating H is equals to L over 8 multiplied by G1 plus G2. So, ang ating H naman is equals to 3.6 meters. Okay? So, makuha natin Y1. Y1 is equals to X1 na 30 meters squared multiplied by H na 3.6 over L over 2 na 180 squared. So, meron tayong Y1. Ang Y1 natin is 0.1 meters. Okay? Then, makuha natin yung elevation. Kunin lang natin yung A. So, ito yung ating A. And this is 150 meters. Ito. Kasi 10,150 minus 10,000, 150. And this is G1. Okay? So, A is equals to G1 na 6% multiplied by 150 meters. Then, A is equals to what? That is what? Okay, 9 meters. Okay, taas pala na. Okay? Then, eleb at A is equals to elevation ng PVI na 285 plus A na 9 meters plus Y1 na 0.10. So, elevation at A is equals to 294.10 meters. Ayan. Ayan. So, ito yung ating problem number 3. So, dito nagamit natin yung rate of change of of grade. Okay? So, ito. Ito na yung last example natin sa symmetrical curve. And next, next naman natin pag-usapan sa vertical curve is yung second situation ng vertical curve na unsymmetrical curve. Okay?